Melinda's point of view. Nakangiti akong umikot sa harap ng salamin with a wide smile on my face. Suot ko na ngayon ang damit na binili sa akin ni Mori sa shop kaninang hapon. Ito ay isang itim na sweetheart na damit na may kinang sa kabuuan. Isang dangka lang ang taas nito mula sa tuhod. Mahigpit nito ang niyayakap ang kaseksihan ng katawan ko. Mula sa bahay, dinala ako ni Mori sa isang magandang restaurant para maghapunan. Pero sa halip na sa loob ng restaurant, hinatid kami ng waiter nito sa garden nito kung nasaan ang gazebo. Wow, it's so pretty! Nakangiti kong sabi habang tinitingnan ang gazebo na punong-puno ng white and pink roses at may mga ilaw na design. May malaking puno sa magkabilang gilid ng gazebo at may dainty fountain pa sa likuran. Ang mga string lights at vintage lamp ay magandang pagkakalagay sa lupa. Thank you! Nakangiti kong sabi kay Morris. Excited ko siyang tiningnan. Matapos niya akong ipaghila ng upuan, may binulong siya sa waiter bago ito umalis. Gumala ang paningin ko sa paligid. Kami lang talaga ang nandito. Pwede naman tayong mag-dinner na lang sa bahay ah. Ipagluluto ka na ng favorite mo at isi-set up mo ang backyard. I didn't think of that. Natawa siya habang nakangiting tumingin sa paparating na waiter. Nakahanda na pala ang mga pagkain na si Morris mismo ang umorder para sa amin. Matapos ilagay sa table ang mga food, tuluyan na naming nasolo ang garden ng restaurant. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, Morris. Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero gusto ko. Sana pala, ginawa na natin ito dalawang taon nang nakararaan. But your husband is a jerk. Pero ngayon, gusto kong makabawi sa'yo. Malungkot akong tumingin sa kanya dahil sa mga narinig. Kung kailan naman kami maghihiwalay, saka siya babawi. Alam kong napansin niya ang lungkot ko dahil lumamlam din ang mga mata ko. Kahit bigyan ko pa ng chance si Morris, anong kasiguraduhan na hindi na siya mambababae ulit? Hindi ito fairy tale o nobela na may happy ending sa dulo. Reality ito kung saan ang mga lalaki, kahit nangako pang magbabago, maglolo ko at maglolo ko pa rin. Can we forget about the past for tonight? I just want to make you happy this moment, kahit ngayon lang. Matagal ko siyang pinagmasdan sa mukha. Gwapo pa rin siya gaya nung una ko siyang nakita. Medyo na-guilty ako dahil halatang umeffort talaga siya. Huminga ako ng malalim bago pinilit na tumango. We started eating habang nag-uusap tungkol sa kahit anong bagay. Para lang may mapag-usapan. Tawa ng tawa ko nang magkwento siya ng funny story about his secretary. Kung paano raw ito nawala nung first time nitong sumama sa kanila sa business trip sa ibang bansa. Naligaw siya ng umaga at nakita namin siya bandang alas tres ng hapon. Umiiyak siya hysterically. But instead of comforting her, pinagalitan ko pa dahil isang buong araw ang nasayang kakahanap namin sa kanya. Ang sama mo naman, hindi mo na siya dapat na inaway. Hindi ako magiging Morris Cordova para sa wala mahal. Ah, oo nga pala. Ikaw ang terror CEO ng inyong kumpanya. Lahat takot sa'yo. Oo. Pero hindi umalis sa tabi ko yung Leah na yun. Ilang beses ko siyang pinagalitan kahit wala siyang kasalanan. Pinahiya ko sa harap ng ibang empleyado at sadya ko siyang pinapahirapan kapag galit ako. But one thing I really liked about her, hindi niya ako iniwan kahit gaano ako katoxic. Natigilan ako at biglang napatingin sa kanya. He was smiling while telling me those stories. Kitang-kita ko ang admiration sa mga mata niya for his secretary. Even my own mother wasn't that patient with me. At nang magalok ang karibal naming kumpanya sa kanya, nang mas malaking sweldo para lang magtrabaho sa kanila, tinanggihan niya ang kanilang alok. Nasanay na raw siya sa akin at sa kumpanya ko, kaya mas pinili niyang manatili. Napalunok ako. Hindi ko alam na ang lalim pala ng connection nila ng secretary niya. Naiinggit tuloy ako kay Leah. Maswerte siya dahil ganito ang tingin sa kanya ni Morris. Wow, napaka-loyal naman ni Leah. You're lucky to have her. Sandaling natigilan si Morris nang makita ang reaksyon ng mukha ko. Tumikim siya matapos uminom ng wine. Yeah, I'm very lucky. Napainom din ako ng tubig nang makaramdam ng pagkirot sa puso. Maswerte ako dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit nagising ako sa katotohanan. If it weren't for her, hindi ko makikita kung gaano ako kagago para patuloy na saktan ng asawa ko. Mabilis na nag-init ang gilid ng mga mata ko sa narinig. Akala ko'y sasabihin niyang nagkagusto na siya sa sekretary niya at handa na siyang iwan ako. I don't know. Masyado lang siguro akong paranoid sa lahat ng mga nangyari.
sa lahat ng pinagdaanan ko dahil kay Morris, pakiramdam ko, lahat ng babae ay pwede siyang bawiin mula sa akin. At magagawa nila yun dahil ganoon siya noon, a womanizer. Malungkot niya akong pinagmasdan sa mukha. Maya-maya lang, natigilan ako nang yumuko siya at parang may hinahanap sa ilalim ng mesa. Mabilis kong pinahid ang luha sa gilid ng mga mata ko at pilit siyang tinignan. Morris? Hindi siya sumagot. Nagtaka na ako kaya bumaba ako sa sahig at itinaas ang tela ng mesa sa gawi ko. Nakaluhod akong gumapang sa ilalim. Are you okay? What are you doing here? Bulong ko nang makitang parang may hinahanap siya sa sahig. Inangat niya ang ulo niya at nagulat ako nang may nakaipit sa pagitan ng labi niya. Sinanyasan niya akong kunin ang bagay na yun. Pero dahil sa gulat ay hindi ako nakakilos agad. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa mga labi niya. Para akong nakuryente nang mahawakan ang malalambot niyang mga labi. Mabilis kong kinuha ang singsing at binawi ang kamay ko. Morris! Tuluyan siyang pumasok sa ilalim ng table para makalapit sa akin at mahalikan ako sa mga labi. Marry me again, Belinda. Mabilis na nag-init ang gilid ng mga mata ko. Hindi ko alam kung anong isasagot kay Morris. Basta nablangko na lang ang isip ko at hindi na nakapagsalita. Muli niya akong hinalikan sa labi and this time, tinugon ko na ang mga halik niya. Ngayon lang, hahayaan ko ang sarili ko. Ngayon lang. Hinila niya ako ng tuluyan sa ilalim ng table at maingat na inihiga. Pagkatapos itago ang hinubad niyang suit ng jacket sa sahig. Malamig ang gabi pero kakaibang init ang pinalasap sa akin ni Morris. Kagat ko ang labi ko habang nakahiga sa kama at iniisip ang nangyari sa restaurant. Nakakahiya talaga. Ito naman kasing si Morris eh. Naramdaman kong niyakap niya ako mula sa likuran kaya mabilis na naningkit ang mga mata ko. Wanna continue what we... Pabalikwas akong bumangon at akmang sasapakin siya. I've never been so humiliated in my entire life. Mahal, nag-enjoy ka naman. Napapikit ito nang umangat sa ere ang kamay ko. Gusto ko siyang saktan. Hindi ko siya kinausap hanggang sa mag-umaga. Ang masaklap pa, umula ng malakas kinabukasan, kaya hindi kami nakalabas ng bahay. Nasa living room na kami at nakaupo sa feathery carpet. Niyaya niya akong maglaro ng poker pampalipas oras. Tumanggi ako, pero nang sinabi niyang matulog na lang kami, bigla akong napapayag. Morris, what did you tell Mr. Versosa pala that night? Bakit pumayag siyang paalisin kami ni River? Naisip kong itanong habang naglalaro kami. Wala lang, hindi ka lang niya mahawakan dahil asawa kita. Don't lie to me. Alam kong may deal kayo kaya pumayag siyang pakawalan kami ni River. Mataman siyang tumingin sa akin at ngumiti. Huwag mo nang isipin yon. Morris, I want to know. He let out a sigh. Binigyan ko siya ng share sa company. You what? But why did you do that? Malaking kawalan yun. Because I don't want to resort to violence. Nakaramdam ako ng kalungkutan para sa kanila at sa kumpanya nila. Paano ang company niyo, Morris? Pinaghirapan mo ng hustong pagpapatakbo nun. Mahalaga yun sa buong Buen Camino clan. Mas mahalaga ka sa akin, Belinda. Naibaba ko ang hawak kong mga baraha. Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit binibigyan na naman niya ako ng dahilan para mahalin siya ulit? Nang tumila ang ulan, agad akong niyayang lumabas ni Morris para ituloy ang pamamasyal. Mas magaan na ang loob ko ngayon kaysa nitong nagdaang araw na hindi ko magawang maging masaya ng tuluyan dahil pakiramdam ko, tinatraidor ko ang sarili ko. Sobra akong nahirapan noon dahil kay Morris. Ngayon na lang ako nagiging okay, pero bibigay agad ako sa kanya? Parang ang unfair sa sarili ko. Pero ngayon, parang wala na akong ganang maging unfair sa sarili ko. Ramdam ko ang bawat sinseridad sa bawat salita at kilos niya. Masasabi kong, nahuhulog na naman ako sa asawa kong babaero. Kumain kami sa labas at nag-ikot-ikot sa buong mall. Gusto sana akong bilhan ng teddy bear ni Morris, pero pinigilan ko siya. Si Maggie lang ang teddy bear na gusto ko. Nahihiya kong sabi habang nakatingin sa ibang direksyon. She's our baby. Ayokong may kaagaw siya. Hinalikan ako ni Morris sa pisngi at inakbayan para tuloy kaming bagong magjowa. Yung mga high school sweethearts na kinaiinggitan ko noon sa school. Nakakita ko ng photo booth sa isang sulok. Kaya mabilis kong hinila sa loob si Morris.
Nasubukan ko na itong kasama sina Mina at Jeffrey noong nag-aaral pa kami. Pero minsan lang yun. I wanna try it now with Morris. Pagkapasok pa lang namin, hinila na agad niya ako sa kandungan niya. Ilang minuto na ang dumaan hanggang sa inabot na kami ng mahigit 20 minuto sa loob ng photo booth. Inis na ang ibang taong nakapila. Ang tagal naman! Rinig kong reklamo ng isa. Mabilis kong kinuha ang picture namin ni Morris at tinago ito sa bag ko. Anong amoy yun? Bakit parang amoy Zonrox? Natigilan kami ni Morris sa narinig. Gusto kong maiyak sa kahihiya nang tignan ko siya. Kinuha niya lang ang kamay ko at hinila ako palayo. Halos maibog ako ang juice na iniinom ko nang makita ang ginagawa ni Morris sa malawak na sala. What are you doing? What? Inosenteng tanong niya. Alisin mo yan dyan! But mahal? Morris, ang halay! Paulit-ulit ko siyang hinampas sa braso niya. Hiyang-hiya na nga ako sa nangyari. Ilalagay pa niya sa picture frame ang mga litratong kuha kanina sa picture booth. Inis kong tinignan ang mga picture namin. Yung una, nakasubsob ang mukha ni Morris sa dibdib ko. Yung pangalawa, nakatingala ako at nakatitig sa mga mata niya habang nakapasok ang isang kamay niya sa panty ko. Yung pangatlo, oh my gosh! At hindi ko magawang tignan ang pang-apat na picture. Close up na close up ang mukha ko habang kagat ko ang labi ko at nasa likuran ko si Morris. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Ginusto mo naman. Nataranta ako bigla. Ano? Hindi ah! I was against it. Hindi halata. Pinakita niya ulit sa akin ang mga picture. Sinubukan ko itong kunin mula sa kanya, pero pilit niyang nilalayo. Sisirain ko itong mahahalay na pictures na to. Morris, give it to me. No, remembrance ko to. Please, ibigay mo sa akin. Akin na. Nagsimula akong magpaawa sa kanya. Tumingin ako sa kanya nang may luha ang mata at nagpout pa ako sa labi ko. Matagal siyang natigilan habang nakatitig sa akin. Damn it, you look so cute pero hindi ako mauhulog dyan. Ninakawan niya ako ng isang halik sa mga labi habang mabilis na tumakbo papunta sa kwarto. Morris! Matutulog na lang kami ni Morris pero nagtatalo pa kami dahil sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Let go! Bitawan mo ang panty ko! Bakit ba ang kuri-kuripot mo? Panty lang yan. Kung gusto mo, bibilhan kita ng 1,000,000 panty. Bigyan mo lang ako ng 1 Bumili ka na lang ng sayo. Bakit panty ko pang pinag-iinteresan mo? Because I can smell you from this. Napasinghap ako sa narinig. Excuse me? Amoy downy ang panty ko, no? Nabitawan ko ang panty ko nang bigla niya akong ninakawan ng halik sa labi. Mabilis niya itong ipinasok sa maleta niya. Souvenir. Morris, ibalik mo! Ano bang gagawin mo sa panty ko? Souvenir. Umawang ang labi ko sa gulat dahil sa nakuhang sagot. Nakasinghot ka ba ng rugby? Pinagsasabi mong souvenir. Anong akala mo sa pachichi ko? Tourist spot? Yeah. Anong yeah? Ibalik mo yan? Ah! Malakas akong tumili nang bigla niya akong binuhat at hiniga sa kama. Morris! Nakayakap na siya sa akin nang may ilabas siyang bagay mula sa drawer. Ano yan? Bago mong wallet. Bago kong wallet? Binuksan niya ito at nakita ko ang isang small pink wallet na may design ng silver bunny sa gilid. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang picture doon, picture namin ni Morris. Ako na mahimbing na natutulog at siya habang nagwawaki sa tabi ko. Katabi niya rin si Maggie. Yehey, may wallet na ako. Itapon mo. Natawa ko bigla sa sinabi niya. Hinampas ko siya gamit ang wallet na bigay niya. May inilabas pa siyang isang wallet na kamukhang kamukha ng wallet ko. Pero kulay itim naman. Sa loob nun, picture din namin. Mas nakafocus lang sa nahihimbing kong mukha ang camera habang nasa likuran ko siya. Thanks for coming here with me, Belinda. Sobra mo akong pinasaya. You're welcome. Naging happy rin naman ako eh. Can't we stay like this forever? Natahimik ako sa tanong niyang iyon. Humarap ako sa kanya at ganun din ang ginawa niya. Pinauna niya ako sa braso niya at hinalikan ako sa noo. Natatakot ako, Morris. Paano kung ngayon ka lang ganito? Paano kung matapos ang ilang buwan o linggo, magsawa ka at maghanap ng iba? Humigpit ang yakap niya sa akin dahil sa mga sinabi ko. Bigyan mo lang ako ng 1 pagkakataon. Hinding-hindi na ulit kita sasaktan.
Aalagaan kita at bubuo tayo ng malaking pamilya. Muli niya akong hinalikan sa noo. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Mariin akong pumikit habang pinakikinggan ang malakas at mabilis na pagtibok ng aking puso. I think I should tell him. I really should tell him about my pregnancy. Karapatan niyang malaman ang totoo. Bigla akong bumangon at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. May sasabihin ako sa'yo. Tumango siya pagkatapos umupo. Morris. Huminga ako ng malalim. Yes po, mahal. Ano yun? He smiled at me and took my hand to his lips. Buong oras ay nakatingin lang siya sa'kin. Titig na titig sa mga mata ko. Morris, Bun. Nabitin sa ere ang sinasabi ko nang biglang tumunog ang cellphone niya. Inabot niya ito sa ibabaw ng side table. It's mama. Ngumiti siya sa akin. Sagutin ko lang sandali. Hindi na siya umalis sa tabi ko. Sinagot niya ang tawag habang hawak pa rin ang kamay ko.